na kayo ng chainsaw! Eh ano naman kung may chainsaw kami? Gamit ni Tata yun sa hanap buhay. Nauubos tirahan namin sa kaka-chainsaw ng mga puno sa gubat. Ikaw kaya, habang natutulog, bigla na lang makuhulog tirahan mo. Ano naman sa amin kapag mawalan kayo ng tirahan? Kwento sa amin, kayo ang nagdadala ng kamalayan sa mga tao na ang ganda-ganda ng kalikasan ng tawi-tawi. Hindi. Kama. Gusto mo ng kama? Inaanto ka ba? Kamalasan! Kamatayan! Nasaan ang malas? Saan ang patay? Dahil ba kasi itim kami, kamatayan at kamalasan at kalungkutan na ang kahulugan namin? Ang mga tao si tulad ko, hindi kamalasan o kamatayan ang dala namin. Buhay ang dala namin sa gubat! Nagdadala kayo ng buhay? Paano niyong ginagawa? Kumakain kami ng prutas. Ang mga prutas, may buto. Habang kumakain kami, minsan, nahuhulog ang mga buto ng prutas sa lupa. Dahil lumilipad kami ng malalayong distansya, nakakalat din namin ang mga buto na ito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa buto kapag nahuhulog sa lupa at nadidiligan ng ulan? Tumutulong kami magtanim ng puno sa kagubatan. Kapag may puno, may malinis na tubig, protection sa sakuna, at prutas para sa ibang hayop tulad ng kabog. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin na nagdadala ang tawsi ng buhay sa gubat. Ang buhay ng puno nag-uumpisa sa mga buto na kinakalat sa tulong ng tawsi. O diba? Kung walang tawsi o mga ibon tulad ko, paano magkakaroon ng puno sa gubat? Pero alam mo, tawsi, natutunan ko din na nagbibigay buhay din kayo sa mga taong tulad ko. Paano? Ikwenta mo nga sa akin. Ang mga punong tumubo mula sa mga butong itinalat mo ay lalaki, yayabong at magiging kagubatan. Sa eskwelahan, itinuro ng aming guro na ang kagubatan ang nag-iimbak ng tubig ulan. Na siyang dumadaloy sa mga bukal at ilog. Ito ang tubig na ginagamit ng mga magsasaka para sa mga pananim. At ito rin ang pinagkukuhanan ng aming inumin. Nakikinabang tayo sa isa't isa. Pero sa patuloy na pagkawala ng mga puno sa gubat, apektado kami. Kaya konti na lang kami sa tawi-tawi at hindi mo na kami mahanap sa ibang lugar. At kapag kumunti ang mga ibon tulad ni Tawsi, ibig sabihin nawawala na ang mga gubat natin. Natatakot ka pa ba sa tawsi? Hindi na. Mas takot ako mawala ka. Samot-saring buhay.